It was the August 6, 2021. Karoon kami ng sintomas ng COVID. Noong morning nun, ginawa namin is naglipatan lang kami ng room. Nag-swap kami ng room kasi yung dating room kasi namin, hindi nakakatulog ng ayos si baby dahil sa napasok yung sinag ng araw, like 6 in the morning. Pumapasok na siya. So, maganda siya kasi maganda yung ventilation. Kaso lang, maaga lang nagigising si baby. Tapos, mainit din siya na yung room na yun, nagiging baby's room. Tapos, dito kami sa kabila, ito yung nagiging room na talaga namin. So, nung mga around 6 ng gabi, tagi-start kami nakaramdam ng parang lagnat. Ako, mainit yung aking arms hanggang dito sa my boobs. Yun ang nararamdaman ko. Parang, masama yung pakaramdam ko, nilagnat, tapos bumagsak yung katawan ko na parang ang bigat-bigat. Akala ko ako lang, kasi minasad siya ko ni daddy, tapos yun pala, si daddy din pala. Mga around 8 or 9, naka-receive kami ng text galing sa yaya namin. Sabi niya, hindi muna ako duty sa Monday kasi nagkatrangkaso ako. So doon kami na-alarm na, ala, bakit lahat kami nagkatrangkaso ganun? So, tumatawa yung baby ko. So, after nun, parang mahinala na kami na hala, baka COVID kasi kami lahat kasi may katangkaso, gano'n. And, day 2, kinabagahan. Parang yung pagiramdam is mabigat sa katawan na parang ayaw mong gumising kasi sobrang bigat sa katawan. And then, doon namin na-feel yung tiredness, tapos yung body pain. Tapos masakit dito sa may lungs at saka dito sa may... Dito pa balakang ba yun? Yan. Ang ginawa namin ay nag-aano kami ng lemon. Yung lemon juice. Tapos tumawag kami dun sa parents ko sa Mindanao na may karamdaman kami ganyan-ganyan. So sabi ng papa ko, inom kami ng lemon with yung garlic. Tapos kung merong oregano, ano ba ang tawag yun? Kalabo. So, yan na ginagawa naming tea. Yan ang iniinom namin. Tsaka, kinakain din namin talaga siya. Kinagabihan nun, si baby, nag-start na din siyang mag-ka-fever. Yung ginawa ko lang ay, pinainom ko lang siya ng tempra. Kasi parang nakukuha niya yung, kung ano yung nadidede niya mula sa akin. So, dahil, doon yung mga pakiramdam namin, nag-mask na kami kasi syempre may baby kami eh. Mahirap na kapag nahawa si baby. Pero yung hindi nga siya nakaligtas, nagkaroon din siya ng fever kasi nadidede niya sa akin. So, on the third day, on and off yung lagnat ni baby. Yung fever niya ay parang okay ngayon, tapos pagka later, may lagnat na naman ulit si baby. Pero tempra lang talaga yung pinainom ko sa kanya. Okay. Tapos kami, patuloy pa din yung katawan namin, bagsak na bagsak. And then, nung natulog na kami, doon na nag-start yung pag-uubo. Yung, alam niyo yung dry cough na, nang iistorbo talaga sa tulog mo. So, sa third day, doon hindi ako nakatulog ng maayos. Pati si daddy, syempre nare-disturb din siya. Tapos nagsiparate na kami ng room doon, sa kabilang room na tulog. Tapos kami dalawa dito sa... kabila ni baby. Pero magkatabi pa din kami ni baby kasi ayaw ni baby humiwalay sa akin. Nag-breastfeed kasi ako. Wala akong tulog kasi ubo ako ng ubo. Tapos nadi-disturb si baby. So pinapatulog ko na naman si baby. Ganyan. Tapos ubo na naman ulit ako. Tapos nagigising na naman si baby. Sobrang hirap. Doon ako nag-start ng umiyak. Sabi ko,
Lord, bakit ganito? Ang hirap ng, ano, tapos under our care pa yung baby namin. So, hindi pa siya masyadong confirm kung COVID talaga. Kasi, pero andun na yung mga symptoms. Tapos hindi pa kami nagpa-test. Tapos, on the following day, so, syempre, on the fourth day, day four, medyo dizzy na ako kasi nga wala nga akong tulog gawa ng sa ubo ko. Tapos, hanggang si daddy din nagkaroon din na din siya ng ubo at sipon. Start ng mawalang, wala na ang gana ko sa pagkain. Kiramdam ko wala akong, hindi naman clog yung ilong ko, pero bakit pakiramdam ko wala talaga akong naaamoy. Nung kumain na ako, wala akong panlasa. Kukunti lang talaga yung pinakain ko, tapos sabi ko, parang hindi ako masyadong nagubuto. Tapos napapansin yun ni Joe, sabi niya, kumain ka ng madami kasi may na-deli sa'yo. Tapos yan, nakapekto nga talaga siya kay baby. Kasi baby, nag-lose weight siya dahil dun sa akin. Kasi just day 5, ganun pa din yung pakiramdam namin, no improvement. Tapos ganun ang ginawa namin. Nag-ano pala kami. Mayroon pala kami mga ginawang mga procedure pa sa mga nakaraang araw na nagpumintasyon kami at saka yung suob. So, yung pumintasyon, ang pagkakaiba naman ng pumintasyon, is tela lang yon ang gagamitin mo. Maglalagay ka ng first layer ng dry na cloth, tapos second layer cellophane, second layer, next layer is yung sobrang init na towel na galing sa pinakuluan na tubig. Tapos papatong mo yun, tapos takpan ulit ng another cellophane, tapos takpan ng dry cloth ulit. So yun, pag hindi na siya mainit, palitan ulit. So gawin mo siya thrice sa baliktaran. Thrice sa likod, thrice din sa harap. Ganun. Tapos, after sa procedure na yun, magpunas ka ng malamig na tubig. So, yun ang tinuro ni Papa sa amin. So, para daw yun, matanggal yung mga mucus or mga plema na kumapit na dito sa lungs at saka dito sa dibdib mo. Tapos, on the fifth day, ganun pa rin, nagre-rely pa din kami dun sa remedy. Pero meron na pala kaming nasabihan yung katrabaho ko na kasi meron din siyang experience ng COVID. So, kasi ayaw kasi namin ipaalam sa barangay kasi nga ayaw namin na yung may discrimination ba ng mga tao na, ala, may COVID dyan. Kaya na-remain namin siya na confidential. Kasi daddy nag-take siya ng ivermectin. Tapos, nag-take din siya ng mga other meds para sa kanyang ubo at saka sipon. Tapos sabi ni daddy, sabi niya, huwag ka masyadong mag-work siya muna kasi gusto niya na mas nagagaling na ako kasi nga nasa akin yung bata. Yun nga nangyari, si daddy yung nagluluto, ganyan siya yung madaming ginagawa dito sa bahay. Tapos, meron ko siyang additional na workload sa school. So, on the seventh day, which is Webes yun. Webes ba ako? Hinatdan kami dito ng testing kit, which is i-insert namin dito. Na nag-test kami. Lumabas nga na positive kami. So, yung ginawa namin na test is yung parang oral swab. Yun ang ginawa namin. At lumabas nga sa result na ano. Tapos, syempre, na-confirm na nun, nawalan ako ng panlasa. Na-confirm na talaga dun. So doon sa day 7, doon pa namin na, doon pa talaga nag-confirm na, oo, positive na talaga kami dahil nga kuha doon sa testing kit. So, pagka day 8, nag-i-start ng naging mabuti yung pakiramdam ko. Though medyo groggy na konti, pero at least gumaan, medyo gumaan na yung pakiramdam ko. Pero si daddy, meron pa din at nagkaroon siya ng sunggok yung madugo yung ilong niya. Kasi sobrang init. Tapos on the day 9, sabi ni daddy, sakit daw ng ulo niya. Nalilain mo yun? Hindi pa. Mabigat pa daw yung pakiramdam niya. Parang
ako, medyo kung ako, medyo papa-recover ako kay daddy, parang ganun pa din, walang improve. Day 10, start na sumasakit daw ulo ni daddy, ganun, kasi hindi siya nakakatulog ng maayos. Ewan daw, sabi ko sa kanya, bakit hindi ka makakatulog ng maayos? Kasi minsan ay disturb din siya, kasi itong maliit, umiiyak. Umiiyak to. Lalo na kapag, minsan kasi pinapalitan ko to ng damit, kasi ayaw kong magkaroon siya ng pneumonia. Kasi ayaw kong matuyuan ng pawis si baby. Kaya, pinapalitan, at pinaka-hate niya yung papalitan siya ng damit. Hate niya yun, kaya naiyak siya. On the day 12, meron kami na-discover dito sa likod ni baby. Meron siyang boils dito. Iwan ko sa ano nangyari dito. Gusto ko mag-work, gusto ko mag-trabaho. Tapos yung yaya, gusto niya mag-report. Sabi ko, huwag muna, mag-report ka muna. Mag-report ka sa 23, huwag muna ngayon. Kasi kailangan gagaling muna lahat bago mag-trabaho. Kasi maghahawaan lang kami dito. Which is ngayon, day 13 na. Kaya na umaga ng sunbathing kami. Tapos, aray, may sunbathing kami para makakuha kami ng vitamin D. Okay. Today is our 16th day and we feel better now and I think recovered na kami ni daddy. And, pero, continue pa din yung aming home remedy. Yung medication namin para, you know, hindi magkumpiyansa. Labas tayo kasi may tugtog dun sa loob. Makapiright. So, ayan. So, hindi kami magkumpiyansa sa aming situation. So, ayan. I think recovered na kami ni daddy and ayun. Yun ang aming journey sa aming pagkakaroon ng COVID infection. So, ayun. Mag-ingat po ang lahat. At laging siguraduhin na naka-disinfect lahat-lahat, yung nasa bahay, ganun. Especially dun sa may mga baby. Kahit wala kayong baby, mag-ingat talaga. Kasi hindi biro ang magkaroon ng COVID. So, ayun. So, yes, thanks. Thank you so much guys sa pagsubaybay sa amin. And, kung meron man ako natutunan sa naging experience namin, dapat maging maingat talaga. Maingat. Huwag masyadong kampante. Kasi at first kami, hindi kami masyadong confident lang kami, tapos hindi kami nagmamask, ganun. So, ayun, at nangyari na ngayon sa aming pamilya, so, kami yung nakakatanda, kami yung mag-adjust para sa bata, ayun. So, thank you so much guys for watching, and I hope to see you in our next vlog. Bye!